Sir Jacob! Oh. Yung pinapakuha niyo, sir. Oh, sige, dali mo na lang dito sa office. Ito na ba yan? Yes, sir. Okay. Sige. Kung wala ka naman ang gagawin, pwede ka nang umuwi. Linggo naman bukas ngayon. Sir, may mga pangalan ho dyan na hindi ho nagtatrabaho sa atin, sir. Pasensya na ho, nabasa ko ah. Pero kabisado ko lahat ng mga pangalan ng mga minero natin. Eh, yung mga pangalan ho dyan, hindi ho nagtatrabaho sa atin, sir. Baka nagkamali lang. Sir, mabuti nga ho, eh, yung lalaki lang ho yung naputol, hindi ho yung buong paa. Sir, matutulungan mo ba ng kumpanya si Miguel? Sir, alam nyo naman ho na hindi ho siya makakapagtrabaho, sir. Gamot. Bigyan mo ng gamot. Sir, kung okay lang ho, maaari ho bang mabayaran ho yung overtime ni Miguel, sir? Kasi yung pamilya niya, sa kanya lang ho umaasa eh. Pati ba naman yun po problemahin ko, Mel? Wala sa akin ang sagot. Kung gusto mo kay Anton, sa general manager ka magtanong. Wala rin akong nakuhang sagot sa general manager. Sa kagustuhan kong matulungan ang kasamahan namin at dahil sa payo ng isang kakilala, nauwi ako sa pakikipag-ugnayan sa opisina ng Labor Department. Pagka ganun ho ba, ma'am, may matatanggap po siyang tulong galing sa kumpanya? Yes po. Kailangan may matanggap talaga siyang accident benefits. May kailangan lang siyang pirmahan na form, tapos mag-attach siya ng photocopy ng company ID, DTR, payslip, at job order from your employer. Ma'am, DTR, payslips, wala ko kaming ganun eh. Ha, kasama yun kapag kumukuha ka ng sweldo. Pag sumusweldo ho kami, ma'am, nilalagay lang ho yan sa sobre. Tapos pinapapirma ho kami sa logbook, yun lang ho. Kailangan po, pinoprovide sa inyo lahat yun ng employer nyo. Alam ko na, ma'am. Alam ko na. Baka dahil 170 lang ho ang binabayad sa aming mga tao ko. Kaya ho, wala ko kaming payslip sa ID. Ha? 170 kada araw? 278 pesos na po ang minimum wage sa probinsya natin. E kung sa sweldo pa lang ay hindi na sila nagbibigay ng tama, baka naman pati overtime pay wala kayong natatanggap. Karapatan ho yun ang bawat empleyado. Kaya dapat nakakatanggap din kayo ng 13-month pay at 5-day incentive. Nakabalik na ba si Miguel sa planta? Hindi pa nga ako, tay. Inabutan ko na nga lang ho dahil hindi naman po din natutulungan ng planta eh. Tay, akala ko si Miguel lang ho ang kailangan kong tulungan. Pati po pala lahat ng tao ko kailangan kong tulungan. Pati ho ako, dinadayaan ng planta. Nagdadagdag sila ng mga peking pangalan ng empleyado para pampataba ng mga bulsa nila. May pandaraya. Hindi mo ba itatama? Ay, si Sir Jacob yun eh. Yun muna nagbigay sa akin ng oportunidad para po umayos ang buhay ko. Kaya ako napaayos ko itong bahay namin. Hayaan mo na lang bang dayain ang mga tao mo? Sir Mel, merenda. Kain po tayo. Merenda. May pandaraya. Hindi mo ba itatama? Ito naman. Huwag ka na magtampo. Ipapadala ko naman yung tuition fee mo agad, Han. Ito naman. Nagka-delay-delay lang talaga. Alam mo naman na support ko yung paglo-law school mo, di ba? Oo. Oh. Basta ha, pag uwi ko ha, yung reward ko,
Sige, sige. Love you. Sir, baka gusto niyo hong dagdagan yung mga pangalan ng hindi nating mga trabahador sa payroll, sir. Kailangan kong magkunwaring umayon sa mali para matulungan ang mga kasamahan ko. Bakit? Makikihati ka? Hindi ho. Sa laki ho ng tinulong niyo sa akin, sir, wala ho akong gustong gawin kundi bumawi sa inyo, sir. Kung hindi pera, anong kailangan mo? Sir, ID po, sir. Sa tingin ko po, malaking tulong po yun sa mga tao natin kasi pakaramdam po nila, hindi po sila parte ng kumpanya, sir. Pag nag-ID po sila, sir, kahit papano, ramdam nila na parte po talaga sila ng kumpanya nito. Sisipagin po sila. Mas gaganaan po sila magtrabaho, sir. Sir, yun lang. Sana mapag-isipan niyo. Inunti-unti ko. Una, ID. Sunod, DTR at payslips. Mga requirements na kailangan kong isubmit sa Labor Department para sa karapatan ng mga nagtatrabaho sa planta. Mabigat man sa loob ang pagkukunwari ko kay Sir Jacob, yun lang ang paraan para hindi siya maghinala sa totoong pakay ko. Ay, nako! Nagagaling! Kaya naman pala wala kayong natatapos sa trabaho. E paano'y pagpapasarap yung inatupag ninyo? Sir, hindi naman ho kami puro pagpapasarap lang. Puro overtime na ho kami sa trabaho kahit hindi kami bayad eh. Kung ayaw nyo naman pala talaga nag-o-overtime, edi magpahinga kayo ng 2 linggo. Total may maintenance na gagawin dito sa planta. Magsasara muna to. Wala munang sisweldo sa inyo ah. Magtiis kayo. Sir, ba't parang biglaan naman po ata? Ba't parang wala pong abiso? Kung ganun ho, Nel, bababa na lang ho kami ng patag. Hindi naman ho po pwedeng ganun katagal, wala kaming sweldohin. Teka lang ha, hindi kayo pwedeng bumaba, okay? Kasi paano kung hindi kayo magsipagbalikan? Eh ditong planta yung naperwiso. Sir, may punto ho yung mga tao ko, sir. Hindi sila pwedeng maipit ho dito, sir. May mga pamilya ho silang pinapakain. Talagang binababa mo pa yung mga tao mo, ha? Anong tingin mo sa sarili mo, Morales? Okay, sika lang dito! Sir, pasensya na ho, sir. Sir, nahawa lang ho ako sa mga tao ko, sir. Wala ko namang makain yung mga pamilya nila. At sir, nangako naman ho sila na babalik sila pagbukas ng planta. Babalik? Wala nang babalik! Pati yung mga tao mo nasa labas, ha? Yung mga naiwan dyan, pauwi mo na rin! Ngayon tayo magtigisan. Sir. Ah, Morales, ngayon tayo magtigisan. Anong hala ninyo? Hindi kayo madaling palitan? Sir, parang hindi naman po yata, sir. Tama yan, sir. Teka nga, Morales. Bakit kamping-kampi ka sa kanila? Sir, ako hong yung nagpasok sa kanila, sir. At hindi naman po sila naglolo ko sa trabaho. Maayos po sila magtrabaho, sir. Tsaka hindi naman po sila bababa kung hindi nyo sinara yung planta, sir, eh. Pero kung pati kami, susuwagin mo, eh, mabuti pa, huwag ka na lang din bumalik sa trabaho. Sir, di ba, nasa batas ho na hindi ho kayo basta-basta pwede magsisante ng trabahador. Morales, may alam ka na sa batas ngayon? Hmm. Sa pagkakatanda ko, high school lang natapos mo. At kung hindi dahil sa amin, driver ka pa rin hanggang ngayon. Mataas po ang respeto ko sa inyo, sir, at malaki po ang utang na loob ko sa inyo, pero nagkakamali po kayo, sir. Sa korte na lang po tayo magkita.